Hello, hello mga kabarya. Meron tayong barya ngayon dito. At ito ay ang year 2016 150 years birth of General Isidro Torres, or sometimes Isidro Torres na lang ang nakasulat o tawag, kasi yung history at saka yung mga researchers ay paiba-iba. So ibang tao, ibang researchers, ibang pangalan. Pero ito talaga yung totoo nung panahon ng mga Kastila, Isidoro ang pinangalan sa kanya. So yung Isidro minsan ay yung short name na lang niya. So nakasanayan na rin. So depende sa researchers. So eto siya, zoom in konti. Ito yung batang mukha niya. Batang picture. So in fairness, bata pa naman ito nung namatay. General Isidro Torres, 150 years. Ayan. Tapos sa likod, yung ulo ng agila ito. Tapos nakasulat ng 1 piso, Bangko Sentral. So bio and circulated, extra fine at saka very fine lang yata ito. So shout out dyan kay Numismatic Sam. Wow, nagumawa talaga siya ng account sa Numista para lang may upload itong blister pack. Bio uncirculated o BONC ang nilagay. Shout out dyan, Numismatic Sam. At nakikita natin dito sa Numista. So ewan ko kung naka-upload ito si Sam ng Artemio Ricarte at saka Horacio de la Costa. Pero eto dito, meron siyang in-upload na picture or scanned picture ni Isidro Torres. So ang nakalagay dito, year 2016 yung date, extra fine, EU at saka uncirculated. Yung sa ganito, naghahalaga ito ng extra fine na 55 pesos, EU 71 pesos, uncirculated 107 pesos. Ito ay sa Bangko Sentral. At saka yung blister pack, I think naghahalaga ito ng 150 to 180 pesos, sometimes 200, pinakamalakas na 220. Yung blister pack ko nito, iwan ko kung saan ko nalagay. So ganito siya guys. At ito ay merong nickel plated steel. So nickel plated steel, so magnetic ito. Yes, magnetic. Yan, magnetic siya. Magnetic ito. So yan lang nakasulat dito. At saka merong 5.3 gram, 35 gram, 24 millimeter at saka round. So si Isidro Torres ay pinanganak noong April 10, 1866 at namatay siya noong December 5, 1928, kapanahunan ng mga Amerikano. At siya ay pinanganak sa Malolos, Bulacan. Naging kabesa de barangay noong 1890. So noong 1890, kung 1866, 24 years old pa lang siya. Kapitan na siya noon, ang bata pa niya. Oh. Shout out dyan kay Abelio Flores, tatakbo no, kapitan. Go, 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 idol. He joined the Katipunan and gathered 3,000 men from Hagonoy and Tondo versus the Spanish. So nilabanan niya ang mga bata pa, sa bagay. Matapang ito noon siguro. Ngayong panahon, hindi na pwede. Pwede yung tapang-tapang. Isang bala ka lang. Noong 1890, nilabanan niya yung mga
Spanyol at sumali siya sa Katipunan. Alam ko Katipunan sila Ginaldo rin yata. Tapos appointed siya as Brigadier General by Aguinaldo during the organization of military departmental zones in Central Luzon at Mount Puray. Mount Puray, where is that Mount Puray? On June 1897. So, 1897, nung nag-ipon siya ng tao, 1890, after 7 years, naging leader na rin siya ng Katipunan. So, tapos, etong si Isidro Torres ay nagtayo ng, nag-ipon ng mga tao at nagkaroon sila ng guerrilla warfare laban sa mga Amerikano. Kasi 1898 dumating dito yung mga Amerikano, binenta ng mga Espanyol ang Pilipinas sa Amerika. Tapos noong 1890, nilabanan nila Isidoro Torres. Yan ang dahilan bakit siya nandito sa barya na ito, guys. Kaya prominent, important person, hero or whatever siya. Kaya nandito siya sa loob ng ating barya as commemorative coin. Circulating commemorative coin ito, guys, nagagamit, nabibili sa mga tindahan, yun lang, at commemorative at special. So, kasama nila noon sila Pantalyon Garcia at marami pang iba. Tapos nag-asawa ito at umuwi ito sa San Antonio, Nueva Ecija, yung asawa niya si Amalia Bernabe, sa Nueva Ecija. Tapos naging justice of peace o whatever, lahat-lahat na lang sa noong 1910 hanggang 1912. Tapos naging konsihal siya sa Nueva Ecija. Tapos naging delegate siya o tagapag representante sa may Philippine Assembly. Wala pa, hindi pa uso-uso mga Philippine Assembly of Councilor siguro noon, mga konsihal. So maraming tao na miyembro noon ng ng Philippine Councilors League. Pero wala pang mga pangalan-pangalan noon, basta assembly lang. Tapos ito si General Isidoro Torres, namatay siya noong December 5, 1928. Still ka under pa rin American rule pa rin. At siya ay may edad na 62 years old. So makulay, ma-colorful rin ang buhay ni General Antonio Torres. So meron akong isa, dalawa, tatlo, apat na ganito. Dati-rati, guys, marami akong ganito, mga 500 to 400 pieces noon. Dahil nagpasukli ako ng sobrang mga 10,000 pesos noon, makahunting lang ng mga ganito. At sabi nga ni Evelio Flores na nag-hoard tayo, hindi, nagkataon lang minsan na naipon sa mga kamay natin ng maraming barya. So, maraming salamat at huwag kalimutan, comment, subscribe at i-turn on ang notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin na videos. Maraming salamat at see you sa sunod natin na videos. Thank you at bye-bye. Subscribe, guys.